Kum. Ako si Jing Castaneda. Hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Pinay na nagpapautang ng patubuan sa Kuwait, pinatay sa sakal sa kasinunog. Tatlong suspek arestado. OFWs nagpaparenew na ng e-passport bago mag-deadline sa October 31, 2015 para iwan sa galya. Bantay Bata 163, recipient ng mahigit 800,000 donation ng Small World. Ricky Martin nagpasalamat sa lahat ng tumutulong matugpo ang child slavery. At mga prinsesa ng Saudi at mga Pinay kasambahay nagsasanay ng mixed martial arts. Isang Pinay sa Kuwait na nagpapautang ng patubuan ang pinatay umano sa sakal at sa kasinunog ng tatlong Indians na may utang sa kanya. Mga suspek, arestado na. May balitang Middle East, si Maxi Santiago. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga kaibigan ni Estrella Kabakungan Gonzales sa kalunos-lunos na trahedya na sinapit niya. Hinihinalang pinatay siya sa sakal at sinunog ng tatlong Indian national na may utang sa kanya noong February 11 sa loob mismo ng kanyang flat sa Farwaniya. Mag-isa lang siya sa bahay nang maganap ang insidente. Ang gusto ko pong malaman ang katotohanan, na-shock po ako at hindi ko alam po anong gagawin ko noong time na yun po. Sa initial investigation ng mga otoridad, sinakal muna si Estrella sa kabinuhusan ng gasolina at sinilaban ng mga suspek. Me and the Consul General Roldaud went to the forensics department here to identify the remains of the Filipina that died. So we saw her body, so her body is really burned beyond the recognition. Naaresto agad ang tatlong suspek. Lumabas sa imbestigasyon na may utang ang isa sa kanila kay Estrella na 1,200 Kuwaiti dinars o 186,000 pesos. They conducted their investigations and they were able to get an admission from this Indian national that he killed this Filipina over the loan. May 20 taon nang messenger sa isang ospital sa Kuwait si Estrella. Kababakasyon lang niya noong Pasko sa Pilipinas. Sabi ng mga kaibigan niya, nag-resign si Estrella noong isang taon para magnegosyo. Ang pagkakakilala ko po sa kanya, mabait po siya. Lahat po ng taong humiling po sa kanya, kung anong gusto nila binibigay po, ganun. Wala po siyang kaaway na alam ko, mabait po siyang tao. Hindi nila akalain na ang negosyong yon ang magiging mitsa ng buhay ni Estrella. Hindi nga ako maniwala sa nangyari sa kay ati. Umihingi pa ako ng tulong na sana matulungan niyo po kami na mauwi na ang bangkay ni ate. Tinututukan ngayon ng embahada ang kaso ni Estrella. Para po sa pamilya, nahikiramay po kami sa inyo. Huwag po kayo mag-alala at gagawin po ng embahada ang lahat para makamit ng biktima ang kanyang hustisya, ang hustisya para sa nangyari sa kanya. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Daig ng maagap ang masipag, nire-renew na po ng mga OFW sa Qatar ang kanilang mga pasaporte na kulay green at maroon bago mag-deadline sa October 31, 2015 para siyempre iwas aberya. May balitang Middle East, si Delphine Montenegro. Kung ikaw ay may pasaporte ng kulay green at maroon hanggang ngayon, kailangan mo nang mag-renew. Dahil nakatakda na itong i-phase out sa November 2015. Ayon sa DFA, simula November 2015, ang mga pasaporteng dark maroon na may microchips na logo sa ibaba ng cover page nito ang kikilalaning pasaporte ng mga Pilipino saan mang bansa sa buong mundo. Ang paggamit natin ng e-passport ay alinsunod sa pamantayan ng International Civil Aviation Organization. Ang ibig sabihin, ang paggamit ng e-passport, mapapadali niya ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa lahat ng mga paliparang panaitin. Nilinaw ni Bautista ang tungkol sa mga lumang passport na hindi pa naman expired. So, yung ubos lang natin, yung pinalabas noong 2010 na mag-expire ngayong 2015. Paalala ni Bautista, tiyakin na marinyo ang passport 6 na buwan bago mag-expire para tanggapin ng lahat ng airport immigration.
Kaya nang mabalitaan ni Jordan Mendoza ang anunsyong ito, kaagad siyang nagpa-renew kahit August 2014 pa expiration ng kanyang machine readable passport. Para walang hassle kasi at least sa work ngayon may time for renewal. Si J. Tindogan, kahit wala pang planong magbaksyon sa Pilipinas, ay nag-apply na agad ng e-passport. Mag-expire siya ngayong March 2. So, nirenew ko na siya nung January. Nirenew ko kasi yung advice kasi pag dito tayo, kailangan yung pag-renew natin is advance para hindi tayo magka-problema. Sa pag-renew ng passport, tandaan na ipapotocopy agad ang unang pahina na may picture at impormasyon na nasa passport. Magpunta ng personal sa embahada. Dalhin ang original passport. Tiyaking maayos ang pananamit at may collar ang pangitaas. Mag-fill up ng e-passport application form o kaya ay bisitahin ang website ng embahada sa www.pilembassy-qatar.org at i-download ang form at fill upan. Magpunta sa processing section para ma-verify kung tama ang impormasyong isinulat. Magbayad sa cashier ng 240 riyals para sa processing fee. Panghuli, magpunta sa biometrics para sa signature at magpakuha ng litrato. Maglaan ng 1 hanggang 2 oras para sa prosesong ito. Maghintay ng 30 hanggang 45 araw o text galing sa embahada para makuha ang bagong e-passport. Sa mga may problema naman o emergency case na kailangan talagang mag-travel, nagbibigay din ang embahada ng konsiderasyon para mabigyan ng extension ang validity ng passport. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. Pagkaraan ng 3 taon, bumalik ang Philippine Mobile Consular Services sa Filipino community sa Yanbu, Saudi Arabia at sinerbisyohan ang mahigit 500 kababayan. May balitang Middle East, si Francis Nuwike. Unang araw pa lang, maaga nang nagsidatingan ang mga OFW sa Genac Hotel para sa Mobile Consular Services ng Philippine Consular General Office sa Western Province ng Saudi Arabia. Naghihintay na ang misyon na pinangunahan ni Consul Herminia Aguilar Usudan kasama ang attached agencies na Polo at OWA Offices, SSS at Pag-ibig. Ang ating pong mga servisyong ibibigay po sa ating komunidad ngayon ay ang pag-apply po ng e-passport. At meron din po tayo mga passport for release. Isang Arabo ang pumila kasama ang pinay na asawa at anak na nagpapaayos ng kanilang mga dokumento. The consulate came from Jeddah. I think this is a very nice thing to do because they want to save some, you know, time and effort for Filipinos to go all the way to Jeddah and renew their passports. Now I brought my wife here. It's a very nice, of course, people are very nice and very hospitable and the services here are excellent. Tuwang-tuwa ang mga OFW na nakabalik ang consular mobile services sa Yanbu dahil malaking tulong ito sa tulad nilang nagtatrabahong maghapon at isang araw lang ang rest day. Napakabilis po ng proseso nila. May proseso po silang ginagawa. Kaya wala pa pong 20 minutes ay natapos po agad yung pagpaproseso ng pagpaparin po ng passport. Lalong nasiyahan ang mga kababayan nang i-anonsyo na ang releasing ng bagong pasaporte na renewal ay ipadala na lang sa Yanbu sa tulong ng Skyfright at Philcom leader Ray Vicencio. Tapos salamat po kami dito sa pagpaparin sa lugar namin sa Yanbu at Bahar ng Philippine Embassy. At kami po ay hindi na nagpunta ng Jeddah. Napaka-okay naman po ng kanilang servisyo dito sa amin at napakabilis ng kanilang pagproseso ng e-passport. Papasalamat po tayo sa pagbibigay po niya ng pagkakataon na sila po ay makapagbigay ng servisyo dito po sa Yanbu area. Dahil maganda ang naging resulta at feedback ng mga OFW, nangako sa Aguilar Usudan, babalik sila sa June at gagawing taunan ang mobile services sa Yanbu. Finally, na napagbigyan yung aming request na makapagservisyo dito sa Yanbu. Hindi nyo po nalalaman, 5 beses po kaming hindi nakakuha ng permit last year. Nagpapasalamat kami kay Ray Vicencio sa mainit na pagtanggap sa amin at pag-arrange ng lugar na to na venue para sa ating lahat. Sa loob ng 2 araw, may 500 OFWs ang naglakad ng kanilang pasaporte. Umasisto rin ang GEL Philippine Yanbu International School at Alpha Phi Omega Mobile Volunteer Yanbu Chapter. Nagbabalita sa Middle East, Francis Anthony Nweki, Yanbu, Saudi Arabia. Bantay Bata 163, recipient ng mahigit 800,000 donation ng Small World.
at mga prinsesa ng Saudi at mga Pinay kasambahay nagsasanay ng mixed martial arts. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Bata 163 ang napili ng Small World Organization na bigyan ng $18,500 o mahigit 800,000 pesos para suportahan ang mga pangangailangan ng mga batang mahihirap sa Pilipinas. Mismong ang international pop superstar na si Ricky Martin ang nagpasalamat sa lahat ng tumutulong para sugpuin ang child slavery. May balitang Middle East, si Vivian Napeña. Para sa grupong Small World, susi ang edukasyon para hindi maging alipin ng kahirapan ang mga kabataan, lalo na yung mga hikahos sa buhay. Kaya naman, sa temang Liberate and Educate, ipinagdiwang ng Small World ang ikatlong taon nilang festival sa Ritz-Carlton Hotel. By providing them with an education, which is the best tool for them to make the right choices. Sa loob ng tatlong taon, 750,229 na kabataan sa 47 charitable institutions sa iba-ibang panig ng mundo ang natulungan ng Small World. Ngayong taon, Bantay Bata ang pinili ng Small World na bigyan ng $18,500 o halos 800,000 pesos para suportahan ang mga pangangailangan ng mga batang mahihirap sa Pilipinas. Mas maraming matutulungan and we know kung gaano kalaki yung span ng Bantay Bata all throughout the Philippines. So this is much a better way than to reach out to everyone para ma-share sa iba't ibang places din, iba't ibang region right now. Pangunahing tagapagtaguyod ng Small World, si Nahayan Mabarak Al-Nahayan, Minister of Culture, Youth, Community Development. Child slavery is a serious threat to the global community. Large numbers of children are living in horrible, degrading conditions. We know that many individuals and organizations are trying to free those children and change forever the conditions that enable slavery. Ang festival ay paraan din para ikampanya ang pagsugpo ng pang-aabuso sa mga bata at hikayatin ng mga personalidad na suportahan ang misyon. Mismong ang international pop superstar na si Ricky Martin na may foundation na tumutulong sa mga batang napapariwara sa buong mundo ang nagpasalamat sa lahat ng nag-ambag ng kanilang panahon, kakayahan at pera. Thank you so much. God bless you. We need more people like you. Itinayo ni Salim Hamza Gaith ang Small World dahil sa kanyang masidhing pagpapahalaga sa kinabukasan ng mga kabataan na nakararanas ng karanasan sa maraming bansa. Nagbabalita sa Middle East, Viviana Peñas, Abu Dhabi, UAE. Nagsasanay ng mixed martial arts ang mga prinsesa ng Saudi at mga kasambahay na Pinay para kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at makaligtas sa anumang kapahamakan. May balitang Middle East, si Roland Blanco. Black belt mixed martial artist na ang 7-year-old na si Dima, isang Saudi princess. Isang taon pa lang siyang miyembro ng Jack's Mixed Martial Arts Club. Kilalang Saudi prince at businessman at may-ari ng isang popular fast food chain ang ama ni Dima. It's fun and I want to be strong and I want sanggol pa lang si Dima, inaalagaan na siya ni Sherilyn. Para mas maprotektahan ang alaga, nag-aral na rin siya ng martial arts. Plus factor na yun eh. Plus factor bilang isang yaya, at least alam mo kung sa protektahan yung alaga mo, hindi ka lang isang yaya, alam mo pa rin kung ano yung safety ng alaga mo. Prinsesa rin ang alaga ni Janela. Kwento niya kahit sa loob ng palasyo ay may mga bully siyang kasama sa trabaho pero hindi umubra sa kanya. Nag-calm down ako, sinusundan pa rin niya ako na dinuduro-duro. Bigla ko siyang tinulak at sinunto.
44 na babae ang miyembro ng nasabing club na pinamumunuan ni J. Rocky Japus. May mga chapter din ng grupo sa Nueva Ecija at Misamis Oriental sa Pilipinas at isa sa Indonesia. Kasi ang mix applicable talaga siya, lalo na sa mga babae. Nandun lahat yung hand grabbing, nandun lahat yung hindi lang pa ginagamit, pati kamay na rin. Layo ng Jack's Mixed Martial Arts Club na itaguyod ang MAMA o ang Martial Arts for Mothers Awareness na proyekto ng Black Python MAMA Tai Kakju sa Riyadh. Si Elizabeth ay nag-enroll para sa kapakanan ng tatlong anak na mga babae sa Pilipinas. Ituturo ko rin sa kanila. Iba pa rin daw ang may alam sa martial arts para siguradong kayang ipagtanggol at iligtas ang sarili sa lahat ng pagkakataon. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week po ay, ano ang masasabi ninyo sa binuong panel ni Pinoy para tutukan ang issue ng mga OFW na nasa death row at blood money? Narito po ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Magandang umpisa ito ng 2014 para kay Lorna B. Pereira. It means importante na tayong mga OFW sa gobyerno. At least nagbuo siya ng panel para tumutok sa mga nasa death row. Pero para kay Ronnie Ang, dapat niyang tutukan ay yung mga tao niya sa mga embahada. Dahil kahit gaano siya kasincere, eh nagpapabaya naman yung mga taga-embahada. At kung minsan sila pa ang nagpapahamak sa mga kababayan natin. Patama naman ni Bubot Pimienta, sobrang delay. Talaga kung kumilos ang Pinoy administration, dapat noon pa yan, papogi na lang yan, Sir Henry at Miss Jing. Pero mas pogi at mas maganda pa rin kayo kaysa kay Pinoy. Ay, totoo po yan. Sa lahat po ng opinion na sinabi nyo, yan pong pinakatotoo. Paniwala naman ni Nelson Belanyo, yan po ang malaking pagkakamali natin. Dapat hindi natulungan yung mga ganyang tao dahil kasalanan nila kung bakit sila nakapatay. Kaya nga po malakas ang loob nila na gumawa ng kasalanan kasi nga tinutulungan pa natin sila. Maraming salamat po. Kinimok ni Jenner Benter ang mga OFW sa Saudi na makipagtulungan sa mga ganitong proyekto ng gobyerno ng Pilipinas. Sa halip na bumatikos, ay gumawa tayo ng mga paraan para magtagumpay ang ganitong mga aksyon. Forward-looking naman si Isidro Arevalo Cornelio, ang permanent solution diyan ayusin ang ekonomiya at ipakulong ang lahat ng corrupt para wala nang lalabas ng bansa. Wish naman ni I'm Your Zach, sana lang bago tumulong ang gobyerno natin sa mga nasa death row sa Saudi, i-check muna yung totoong ginawa ng mga Pinoy. Some of them are involved in robbery. And sometimes, pag minamalas yung biktima, eh pinapatay pa nila kahit kapwa Pilipino, tinatalo nila. Mungkahi naman ni Martinez Naner, dagdagan ang trabaho sa atin para hindi na mga ibang bansa, para walang ganyang mangyayari. Okay yan, sabi ni ako si Khalil. Pero dapat hindi ba ang Vice President po ang gumagawa ng paraan para mailigtas sa death row ang mga OFW? At para naman kay Edwin Medienesta, mas maganda kung ang binuong panel na yan ay para sa lahat ng kaso ng mga OFW. Hindi lang para sa death row at blood money tulad ng mga OFW na inaabuso ng amo, mga walang papeles, hindi pinapasahod, at higit sa lahat, mga OFW na inabuso na ng amo, inabuso pa ng empleyado ng embahada natin. Maraming salamat po BME at mabuhay po kayo. Para naman po sa darating na linggo, ang atin pong pulso ng OFW Question of the Week ay, ano ang masasabi ninyo sa desisyon ng Korte Suprema na umaayon sa saligang batas ang internet libel na nakasaad sa cybercrime law? Kumpanya sa Qatar sumali sa Intercompany Barako Cup sa Qatar at nag-apply ng International Standards o ISO certification. At 11 OFWs na sumailalim sa caregiver training, umaasang makapagtrabaho sa ibang bansa. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Dahil
Dahil po sa ipinakitang pagkakaisa ng isang team sa first intercompany Barako Cup sa Qatar, nakatulong ito para magkaroon sila ng tsansa na mabigyan ng international standards o ISO certification at maging world class. May balitang Middle East si Jeneline Paklim. Hitting two birds with one stone, ika nga ang National Industrial Contracting Company sa nagtapos na first intercompany Barako Cup basketball tournament ng Samahang Batanggenyo, Qatar. Nakasali na sila sa paliga, nagkaroon pa sila ng pagkakataon na mag-apply ng sertifikasyon sa International Organization for Standardization o ISO para maging world class. Isa kasing requirement sa ISO ang maipakita ng nagkakabuklod-buklod ang mga empleyado ng kumpanya. For us, naging magkakakilala since yung participant is coming from different projects. So, pag nakikita kami sa office, so, makakilala na. Before, we don't talk to each other. Sa naturang paliga, nagkampiyon ang Nestle. I think they're very competitive. I mean, I think basketball is one of the biggest games in the Philippines. We're looking forward for the next event and hopefully we'll win it again. Second place ang NAFCO, third ang Mowa Salat at fourth ang Qatar Airways Mile High. Parte ng kinita ng paliga ay idinonate sa Yolanda Relief Operation. Sa SBQ Barako Cup, yung fund na nalikom namin dito, nakapagpadala kami dun sa victim ng Typhoon Yolanda. Hikayat po namin ang lahat ng mga Batanggenyo na makiisa at samahan kami para po maging bahagi rin po kayo ng lahat ng mga ng aming tagumpay. Na gusto namin i-share sa community. Nakatakda magsagawa ng iba't ibang proyekto ang samahan ngayong taon at umaasa sila magtatagumpay sa kanilang mga hangarin. Nagbabalita sa Middle East, Jeneline Paklib, Doha, Qatar. Nagtapos ng caregiver training ang mga OFW sa Jeddah para makapagtrabaho sa ibang bansa at kumita ng mas malaki. May balitang Middle East, si Frank Tresma. Punong-puno ng pag-asa ang 11 OFW na nagtapos ng caregiver training na ibinigay ng Total Care International. Pwede na kasi silang mag-apply na caregiver o nurse aide sa ibang bansa. Tumataas ang demand sa caregiver sa Canada at mga bansa sa Europa. Nandito sila sa Saudi. Gusto nila na maybe pumunta ng Canada or America to syempre mas higher ang salary. Si Louis, hotel administrator, nagka-interest sa caregiving kaya nagbago ng career. Maiba naman yung linya ng trabaho. And aside from that, kasi parang mas line ko yung medical field. Kaya napag-isipan kong lumipat kasi and also my wife is in the medical field. Napilitan namang makipagsapalaran at namasukan na kasambahay dito sa Saudi si Marilu dahil hirap sila sa buhay at walang makitang trabaho sa Pilipinas. Ngayon, ibang level na siya at excited nang makapagtrabaho sa ibang bansa. Para sa mga katulad ko na hindi naman nakatapos ng high school or college at elementary lang sila o wala silang kakayahan na makatapos, hindi yun the end ng buhay nila. Meron pa silang chance na mag-aral. Ang iba sa mga graduate ay nakatakda ng lumipad patungong Canada sa isang buwan. Kaya naman, masaya ang kanilang mga kapamilya at kaibigan na dumalo para suportahan ang mga nagtapos. Interesting to have more education to myself so I can help my family. This is the first thing, then my friends, and my loved ones. And even it was really 180% degrees from my job, but even that, I love it and I have the desire. And thank God, alhamdulillah, I succeed this one. Alhamdulillah. Laking tuwa at pasasalamat din ng ibang lahi dahil nabigyan din sila ng bagong kasanayan. Very proud ako, especially yung si friend ko na si Mahmoud kasi Syrian siya. Tapos, nag-enroll siya sa Filipino school. Tsaka nakakaano sa puso, parang ang sarap ng feeling na kahit Syrian siya, gusto niyang makipaghalubilo at makipag-proud siya na kahit Filipino lang tayo. Yung quality of education, parang trust niya. Hindi biro ang sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino sa iba yung dagat. Lahat ng paraan gagawin para gumanda ang kinabukasan. Nagbabalita sa Middle East, Frank Crespa,
Jeddah, Saudi Arabia. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa Gitnang Silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan, kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East, maasalamat.